Parang anak ang turing ni Lita sa kanyang ina. Binibigyan ng laruan. Sinusuklayan. At inaalagaan na parang bata. Yung anak ko po kasi tawag sa akin, Mami. Okay. Kaya yun yung ginaya niya. Alam niya po na anak niya kami, pero yung name namin, hindi na niya matandaan. Tapos yung ate ko naman, Mama. Kasi Mama din yung tawag sa kanya. Nagsimulang tila magkabaliktad ang kanilang mundo, 5 taon na ang nakararaan. Napansin nilang may nagbago sa mga kinikilos ni Nanay Gloria. Kung dati po, lagi siyang galit. Mas galit siya. Mas lagi siyang galit. Tapos lagi siyang nag-iimbento ng mga kwento, ganun. Nung parang marami siyang naiisip. Tapos, nung pinaka-worst na po, yung naglalayas na siya, umaakyat na siya ng bakod, so umaakyat siya dyan. Dito, kasi, sa bakod din. Hindi raw nila pinapansin noong una ang mga pagbabago kay Nanay Gloria, pero habang tumatagal, mas nagiging sumpungin ito at nawawalan ng memorya. So yung before po kasi hindi namin siya pinapansin, so ini-ignore namin, akala namin old age thing lang. So ganun. During pandemic, so mas nakapag-focus kami sa kanya since yun nga nasa bahay na lang kami. So iba na talaga yung behavior niya. Noong 1 taon, pinatingnan nila sa doktor si Nanay Gloria at napag-alaman nilang mayroon siyang Alzheimer's disease. Ano yung napansin nyo na pagbabago din sa, how about sa family naman, sa family dynamics? Kung before po kasi nung hindi pa namin alam, napapatulan talaga kasi sobrang kulit, sobrang. Nung napacheck up siya, na briefing din naman po kami nung doctor, tapos nakapag-adjust na rin kami. Mm-hmm. Tapos at least may tumututok talaga sa kanya. Sinubukan natin ang memorya ni Nanay Gloria. Nay, meron akong 3 salita na papaalaala sa inyo. Na po, mangga, mesa, pera. Kaya niyo pong sabihin? Gayahin mo lang si Doc. Sabihin mo, mangga, mesa, pera. Pareho silang lahat. Hindi, gayahin mo lang, gayahin. Mangira na lang, pambilbiga. Hindi, sasabihin. Okay lang po. Sasabihin mo lang, mangga, mesa, pera. Mangga, mesa, pera. Okay, sige po. Ginawa rin natin ang tinatawag na clock drawing test na isa sa mga ginagamit para ma-screen ang pasyente para sa dementia o cognitive impairment. Okay. Sige nga po, sulat niyo po dyan, oras po na 10 minuto makalipas ang alas 11. Isulat mo daw yung 10 minuto. Ha? Isulat mo daw yung 10 minuto. I-drawing niyo po ang 10 minuto makalipas alas 11. 10 minuto makalipas ang alas 11 dito. 10 minuto. Mm-mm. Makalipas ang alas 11 po. Sige nga po, drawing nyo nga po. I-draw yung 10 minuto. Opo, sa orasan po. 10 po. Makalipas ang alas 11. Ha? Makalipas ang alas 11. Alas 11. Alas 12. Alas 3. Alas 4. Alas 5. Alas 6. Matapos ang clock drawing test, sinubukan naming balikan ang 3 salitang pinabigkas namin kanina kay Nanay Gloria. Nanay, ano po yung 3 salita? Ano daw yung 3 kanina na sinabi? Ha? Ano daw yung kanina? Yung ha? Dali.
Umuubog eh. Ano yung kaninang tatlo? Yung salita kanina na tatlo? 1, 2, 3. Sa ginawa nating mini cog test, walang nakuhang marka si Nanay Gloria. Matinding pasensya ang kailangan sa pag-aalaga ng mga taong may Alzheimer's disease. Ano, bilang isang family member na mayroong nanay na na-diagnose ng Alzheimer's, para sa iyo, ano yung pinakamahirap na pinagdadaanan ng isang family member? Siguro yun po yung everyday na ano na struggle mo. Kasi ano eh, every hour parang nag-iiba yung behavior niya. Mm-hmm. Parang ngayon masaya siya, kakanta siya. Mm-hmm. Maya-maya, may masabi ka lang na isang bagay na ayaw niya. Magagalit na siya, mm-hmm. ayan na, magwawala siya. Tapos yung gusto niya talaga may nakafocus sa kanya. So kunwari, ayan, magkasama kayo, tapos hawak mo yung cellphone. May magagalit na siya, bigla siyang magdadabog, maglalayas na siya. Ngayon, tanggap na raw ni Lita ang kalagayan ng ina. Ano yung pakiramdam sa isang anak na ganun yung nangyayari sa iyong ina? Actually, madali lang din naman po siyang alagaan. Ang mahirap po sa part namin kapag bumabalik yung memory niya na naaano niya, naaalala niya na may sakit siyang ganun, parang nakakalimot siya. Iyon yung nagiging emotional talaga siya. Iyon po yung pinakamahirap sa amin, yung maaalala niya na may sakit siyang ganun. Pero pag ano po, pag yung normal days naman na ganyan, parang baby lang siya, mas okay po kami dun.